Good morning mga ka-istorya. Ayan. At lalakad-lakad ako ng konti. At mag-unboxing nga pala tayo ng isa sa mid-range phone ng Samsung. Ito yung Samsung Galaxy A71. Tara, tingnan natin. Guys, kuha ko na yung Samsung Galaxy A71. So nakuha ko siya dito sa Middle East, sa Saudi Arabia ng 1,450. O sa peso is nasa 18,800. Sa Pinas, yung presyo nito nag-range from 19,000 to 22,000. So sige, buksan natin siya. Ito yung box ng A71. Buksan natin. SIM ejector. So ito yung quick start guide nya, plus yung jelly case. Ganda. Tapos ito yung cellphone. Ganda siya. Ito naman yung USB Type-C na cord. Ito yung kanyang headset. Ito naman yung 25 watts fast charge niya. So yun lang naman halos yung nasa loob ng ano niya, ng box. At ito nga yung cellphone. At tanggalin natin yung plastic. First impression is maganda siya. Mukha siyang solid. At yun nga lang, masyado siyang fingerprint magnet. So ilang beses ko pa lang siya nahawakan, pero makikita niyo na punong-puno na agad ng fingerprint yung ano niya, yung likod at yung harap. So hindi naman din siya ganun kabigat. Sakto lang yung bigat niya. At ang kagandahan kasi nito, ipahaba yung design niya. Hindi siya ganun kalapad, kaya madali siyang i-grip ng kamay. So hindi siya ganun kahirap na hawakan. At hindi rin siya yung pakaramdam parang madulas, parang laging malalaglag. Ito yung impression nito. Maganda siya. Gusto ko yung ano niya, yung grip style niya. Hindi siya madulas. Yung build quality naman nito is yung front panel niya, yan yung Gorilla Glass. Yung framing niya, ayan yung mga frame niya, yan yung aluminum. Pero yung likod, glass-tick yan. Mukha lang siyang glass. Pero yan po yung plastic. Pero tingin ko naman matibay naman siya. Kasi dati naman may Samsung ako, plastic siya. Lahat halos. Pero matibay, hindi siya basta-basta na sisira. So, yan yung build quality niya. Yung display nito is 6.7. Full HD Plus, Super AMOLED Plus, Infinity O Display. Napakaganda ng ano niya, ng display. Sa processor naman, is Snapdragon siya. 730, octa-core, with game boost. Maganda yung ano, processor ng Snapdragon kasi mas mabilis siya. Ayan. So, terms of memory naman, is ano siya, yung RAM niya is 8GB RAM, at the same time yung storage niya is 128GB. Expandable siya hanggang 512 GB. At in terms of ano naman, in terms of battery, meron siyang 4,500 mAh battery capacity. So more or less, sa regular na gamit, abutin ito ng, ano, hanggang gabi bago malubat.
At yung OS niya is based on Android 10, Samsung One UI. So updated siya lahat. At isa to sa mga ano, mid-range phone na camera naman is quad camera siya. Ayan. Quad camera. Yung unang lens dyan is 5 megapixel deep sensor. Yung main camera niya is 64 megapixel. Tapos yung pangatlo, ito yung 12 megapixel na ultra wide. Meron din siyang 5 megapixel na macro lens. So maganda siya. At ang kagandahan kasi ng pagkakakombinasyon nito sa 64 megapixel is yung processor niya, yung Snapdragon. Maganda kasi yung processing ng Snapdragon sa image compared dun sa ibang ano, sa Exynos. At mayroon din issue yung Exynos, pero hindi naman lahat sa mga mid-range sa iba or Exynos yung nandun nakakabit, eh meron silang ano, merong issues about miinit, mga ganung bagay, nag-lag minsan pag yung mahaba na yung gaming. Pero in terms of use naman, ayos pa rin naman, budget friendly. At ito, isa to sa mga mid-range ng Samsung Galaxy. Maganda siya. At susubukan ko siyang gamitin na pang-vlog. Pinagbilihan ko kasi yung GoPro tsaka to. Eh, mas nasatisfy ako dito. Kaysa gagastos ako dun sa medyo mahal, eh, camera lang. Eh, kaysa dito, eh, sa camera na siya, plus cellphone pa. So, mag-subscribe kayo at click the notification bell para sa susunod ko na vlog. Setup ko to as vlogging, mobile vlogging setup. At gamitin ko siya for vlogging. So, para masubaybayan nyo, subscribe kayo sa channel ko. At yun lamang, ito yung Samsung A71 mid-range phone ng Samsung. So, tingnan natin, magagamit natin siya sa pang-vlog. So, abangan nyo yung susunod na vlog ko. At yun lang, didikit. Maglalagay ako ng video at kunting images galing dito at makita niyo yung quality ng ano niya, video. Mga short clip lang. Ayan guys, ito yung rear camera niya. Wala yung stabilization. Ayan. Ayan yung main camera, 64 megapixel. Lakad-lakad lang ako ng konti. Ito naman guys, ito yung ultra wide niya. Ultra wide camera ng Samsung A71. So, medyo steady siya ng konti pero hindi pa naka-on yung super steady. Pero maganda na yung ano niya, stabilization niya. Ito yung ultra wide. Yan. Ito naman guys, ito yung super steady nya, super steady ng Samsung A71. Yan. Maganda yung ano nya, stabilization sa super steady. Kaya lang napansin ko parang medyo nabawasan ng kunti ng details yung ano, image nya. So maglalakad ako, yan yung stabilization nya. Maganda yung stabilization ng ano, ng super steady, para kang naka gimbal. Yun nga lang, medyo kulang yung ano nya, detail, parang nakrap yung detail ng ano nya, camera. Pero sa linaw,
malinaw talaga siya. Hindi lang siya ganun ka-sharp kesa dun sa ordinary na ano niya, standard na lens niya na kapag hindi nakapag super steady. Kaya makita naman, normal ako naglalakad, pero makita niyo yung wobble niya, hindi ganun ka ano, hindi ganun kagalaw yung image kesa dun sa ano, standard niya. Ayan. Ito naman guys, ito yung front facing camera nya. Ayan, naglalakad-lakad ako. May stabilization naman siya. Maganda rin yung stabilization ng harap nito. Hindi siya ganun ka-shaky. Yung dati kong cellphone, shaky talaga siya. Kasi wala namang stabilization yung ano niya, lens. Pero ito, may stabilization lang yung lens niya. At maganda siya. Linaw siya, sharp. At saka nababalance niya pa rin yung liwanag. Ayan, galakad ako. Hawak ko ito sa kamay. Ayan. Comment kayo kung okay naman yung ano, yung image. Kasi masyadong mainit ngayon. Ayan, medyo nakaharap ako sa araw. Pag dumadaan ako, medyo mainit. Hindi ko masyadong makita yung screen. Gawa ng binabaan ko lang yung liwanag. Pero nakikita ko maganda yung stabilization niya. Malinis. Ayan. So 32 megapixel to yung ano niya, yung harap. So pang vlogging, tingin ko okay na to. Ayan siya. Ayan, nasa likod ko yung araw. Ayan. Hindi ko alam kung ayan, mukhang mukhang nababalance niya naman yung liwanag. Ayan. So ito yung camera sample ng Samsung Galaxy A71. So kayo mag-decide. Tingin ko naman maganda siya, solid pa. At yung ano niya, yung fingerprint magnet nga siya. So try nyo na lang ano, maglagay kayo ng casing, especially kung gagamitin nyo ito pang vlogging. Gawin yung ano, yung armor type yung ano nyo, yung casing, kasi pang vlogging, kung vlogging yung target nyo. At the same time, palitan nyo rin ng ano, lagyan nyo ng ano, ano bang tawag doon, lagyan nyo ng glass protector yung ano, yung LCD nya. Although matibay na yung ano nito, yung Gorilla Glass, dagdag protection lang. At maganda, maganda yung quality. Satisfy ako dito sa ano, sa camera nya. At yun nga guys, iset up ko to as a vlogging camera. May mga accessories na akong binili para dito, yung assembling ko. At ibablog ko rin siya. At para mas waybayan nyo kung yung susunod yung na vlog, mag-subscribe kayo, ayan. At click the notification bell para updated kayo sa video ko. Yun lamang, at keep safe mga Kastoria, at God bless.